our Pinoy chorizo burgers. So lagyan lang natin ng lettuce mga ka-wonders. Lagyan lang natin ng ating covers na buns. Mayong adlaw mga kagalaan! Ako si Chakoy. And ako si Mark. And welcome sa Wondering Kusina. If you're new to the channel of Wondering Kusina, welcome to Wondering Kusina. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, click the subscribe button. And don't forget to click that notification bell at saka si like all para updated kayo or ma-notify kayo sa mga bagong videos namin. And then meron din kaming Facebook account and Instagram. Please follow us on Facebook and like us our photo in Instagram. Yes. At saka mga ka-wonders, daghang salamat sa lahat ng mga sumusuporta ng Wondering Kusina. And we would like to invite you to check out our live sessions. Frequent na po yan kasi magagala at magwa-wonder po tayo dito sa Abu Dhabi or sa whole UAE. At sana makapaggala tayo all over the world. Today's episode, ang gagawin natin is Chorizo burger. Ang patty na gagawin natin sa ating burger is chorizo. At ito ang process ng ating chorizo patty. So mga ka-wonders, meron tayong almost 2 kilograms of pork fat. I know, hindi ito masyadong healthy, pero 2 kilograms of pork fat, ito yung main ingredient or main isa sa base ng ating chorizo. At meron din tayong almost 1 kilo of ground pork. Yan. Oh. So now, ipag-mix natin to at ilagay natin ang lahat ng ating mga ingredients. Yan. So mga wonders, yung mixing ng ating chorizo is 70% pork fat, yes, and then mga 30% of pork meat. Meat, yes. Correct. Kung napansin nyo, if you've been to Cebu, ang chorizo sa Cebu is more of pork fat. Kaya ganun mga wonders, kung lahat pork meat yung ilalagay natin, yes, madadry yung ating chorizo. Magiging longganisa siya. So mga wonders, isa sa mga gusto namin i-attempt actually or i-achieve, gusto namin i-achieve is magiging chorizo de Cebu ito. So we want to reach that level, but let's see kung ano ang ending nitong gagawin nating chorizo patty. So, sana masarap at sana kasing lasa ng chorizo de Cebu. Pakilagay na yung ano natin, yung garlic. So unahin natin itong garlic natin. 3 bulb of garlic. Yes, 3 bulbs pala yan, dami. Sama mo na yung lahat, okay, para maisang mix na lang. Alright. So meron tayong 5 teaspoons of salt. Yan, pwede natin i-adjust yan pag kulang. Yes. Kasi paano natin to malalaman kung kulang ang saltiness niya? So basically, magluluto tayo ng kaunti nito at tikman natin kung ano ang lasa. Of course, hindi natin itong kakainin hilaw. Ng hilaw. Tapos meron tayong pepper. 6 teaspoons. Right. 6 teaspoons of pepper. And then meron tayong paprika. Yes. 4 teaspoons. 4 teaspoons of paprika. Okay. Lagay mo na lahat. And then, meron tayong brown sugar. Yeah, 3 tablespoons of brown sugar. Right. Okay. Dalawang klaseng sugar ang gagamitin natin dito mga ka-wonders. Brown sugar at saka white sugar. So, yung white sugar natin is 8 tablespoons. 8 tablespoons. Okay. Mga ka-wonders, you might be wondering bakit dalawang klaseng sugars ang gagamitin natin. Kasi kung alam nyo ang klase ng sugar, ang lasa ng brown sugar, meron siyang kakaibang lasa compared to white sugar. Mm. So, kaya imimix natin yan. Cornstarch. And cornstarch? 4 tablespoons of cornstarch. 4 tablespoons of cornstarch. Pwede natin itong i-adjust din mga ka-wonders ang cornstarch in a while. Tingnan natin yung texture ng ating then chorizo mix. Lalagyan din natin siya ng 2 egg. Ang egg natin mga ka-wonders will act as binder. Tapos plus yung cornstarch na yan yung magpapa-thicken ng texture ng chorizo, raw chorizo meat natin. Then mix lang natin to ng husto. And then in a while, iti-test natin by cooking a little bit of it para matikman natin kung ano ang kulang. So mga ka-wonders, usually yung common na color ng chorizo de Cebu is red. Yes. So pwede kayong gumamit ng food coloring na red. Or lagyan nyo ng madaming paprika. Yes. Yes. Usually mga ka-wonders, meron siyang food coloring talaga para lang to make it attractive. Mm. But this is optional. Yeah? This is a safe food coloring. This is commonly used in food, obviously. So, ilagay lang natin. So, mix lang natin mga ka-wonders ng maayos. So, i-determine natin in a while kung okay na ba to para gawing
patty. Kasi malalaman natin yan sa texture niya. So let's find out. So right now, tapos na daw sabi ni Chef Mark. The best way to marinate a meat with all its seasoning is to let it stay for like an hour or so. Now in this case, tikman lang muna natin kahit konti ang ating meat para malaman din natin kung anong class, anong level ng saltiness ang nalagay. Para ma-adjust natin yung lasa. So, test natin kung ano ang lasa ng ating chorizo. So, now mga ka-wonders, itest natin ang ating burger patty, ang ating chorizo burger patty. Gumamit kami ng non-sticky pan. Yes. Para hindi na tayo gumamit ng oil. Mag-oil naman kasi exactly. Tumamaya. Exactly, yes. Okay, lagay lang natin. Hinaalan natin ng konti yung apoy natin, baka masunog siya. Yan. Ganun-ganun natin siya para ma-spread siya. Sobrang kapal. For sure, masarap to. Sabi na nga ni Chef Mark, hindi na kami gumamit ng mantika kasi ito mismo is pork fat. So, mabilis mag-render yung fat or yung oil na galing sa taba ng baboy. So, tignan nyo. Meron ka agad na oil na lumabas. Titikman natin to kung gano'n to kasarap, kung anong lasa, kung may kulang pa. So, first stage pa lang to. Yan. So, press nyo lang gently pag nagluto kayo ng burger patty para maluto yung sa loob. Kasi pag, especially pag makapal, para umabot yung init sa loob mismo at maluto yun. Karne na nasa gitna. Yan. Mukhang masarap. Now, mga ka-wonders, kung na-notice nyo, hindi siya masyadong nag-red, no? Kasi konti lang yung nilagay nating food coloring. Baliktarin natin ulit. Now, mga ka-wonders, isa din sa napansin nyo, yung texture ng beef at saka texture ng pork is so much different. So, eto, whitish talaga yung pork. And then, yung pagbabind natin sa kanya, it requires enough binding components such as the cornstarch at saka yung egg. So, now, tikman natin to. Okay na to mga ka-wonders. Tikim lang naman muna to eh. Try muna natin. And then, tikman natin yung lasa. Yan. Medyo nabuhaghag siya kasi nga halos puro fat to. So ito na. Ito na yung niluto natin na isang patty. Let's taste kung anong lasa niya. Kumain na Chef Mark. Masarap na siya. Yung tamis niya okay na. Yes, I would agree. Okay na yung tamis. Alak. Pero may kulang pa no? Yung alat na lang no? So lagyan pa natin pepper. At saka pepper. So pepper at saka alat. So lagyan natin ng cayenne powder na medyo a little bit spicy siya. And lagyan pa natin ng additional na cornstarch para mag-bind siya ng gusto kasi nabuhaghag siya. So that's an honest food review ha sa ginawa namin. So lagyan pa natin ng cornstarch para mag-bind pa siya ng husto at hindi buhaghag, additional salt at saka lalagyan natin ng cayenne pepper para may medyo may kagat sa dila. Pero hindi naman masyadong manghang kasi may mga bata tayong kakain. So, let's continue the process. So mga ka-wonders, lagyan natin ng additional 2 teaspoons of black pepper, 2 teaspoons ng salt, and 2 teaspoons of chili powder, 3 tablespoons ng corn flour or cornstarch, at saka 3 tablespoons ng vinegar, white vinegar. Mga ka-wonders, haluhin lang natin siya ng mabuti para mahalo lahat yung ating linagay ng mga spices. At naglagay tayo ng vinegar mga ka-wonders to add taste to our chorizo. And at the same time, it will act as a preservative agent. So all natural po ito mga ka-wonders. At wala po tayong hinalo dito na artificial food preservatives mga ka-wonders. This is all natural. So okay na to. Mga ka-wonders, so ngayon gagawa na tayo ng ating patty. Nilagyan namin to ng 1.5 cup of harina. Hindi na namin napakita sa inyo kasi nag-trial kami. So ayan, meron ba siyang harina sa gilid? Kasi hindi siya nagbuo. Nagbuhaghag siya. So linagyan namin ng 1.5 cup of harina or flour. So ngayon okay na siya. Diretso na lang natin siya dito sa ating pan. Huwag lang natin siya masyadong kapalan mga ka-wonders para hindi siya para maluto yung sa loob niya. Yan. And then pinalitan din namin yung lutuan namin mga ka-wonders yung pan namin kanina kasi nag-i-stay yung oil dun sa gitna ng ating pan. Mas maganda yung flat surface yung paglutuan natin or grill. Pwede din siyang grill. So mga ka-wonders, okay na itong ating patty. So isa-isahin lang natin. Expect na ito mga ka-wonders is hindi siya totally, honestly, hindi itong totally nag-bind. Pero
compared to sa ganinang first trial namin na talagang nabuhaghag siya, eto delicately delicate pa rin siya. So, pwede niyo dagdagan ng ano, pwede niyo dagdagan ng additional na flour para talagang solid mag-solidify siya. Pero eto okay na to for us. Okay na to. Anyway, this is going to be home use. Kakainin natin to sa bahay. So, perfect na to for us, mga ka-wonders. So, mga ka-wonders, initin na natin yung ating mga buns. Yan. There you go. Tapos, ilagay na natin to. So, lagyan natin ng sauce lang, bawat isa. Yan. Then, lagay natin yung ating patty sa taas. Yes. So, painitin na natin, mga ka-wonders. And then, lagyan natin ng cheese. Kada ibabaw. Yan. Wow. Lagyan natin ng aged na pickles. Ito po yung atchara, mga ka-wonders, para maiba. Lagyan natin ng pickles. Ito po yung atchara ni Mommy Dear namin na more than 2 years nang sa fridge namin and still tastes great. Then lagyan natin ng onion rings. That's right. So now, and for the toppings. So mga ka-wonders, now let's prepare our chorizo burger, our Pinoy chorizo burgers. Initin lang natin yung covers ng mga buns natin, yung other half of the bread. So, lagyan lang natin ng lettuce, mga ka-wonders. Lagyan lang natin ng ating covers na buns. So mga ka-wonders, nagawa na natin ating burger after several attempts na nag-fail kasi nga yung beef patty is hindi nag-hold together. So meron na kami ng isang tray ng burger, dalawang trays pala kasi may dalawa dito. So ngayon, so now, gumawa kami ng pandesal, burger gamit ang pandesal, very Filipino, tapos of course, burger bun. So now, tikman na natin. So, nilagyan natin to ng cheese, tapos meron tayong homemade sauce. Now, for the description of, and the, for the description and the complete list of ingredients na ginamit namin dito, pati na yung sauce, check out the description box below. Tikman na natin. Unang kagat. Mm-hmm. Hindi ko alam, yung pandesal ang may something, o maybe this is something to do with the klase ng pandesal na nabili ko. Tikman ko naman yung burger buns mismo. Mm-hmm. So, tikman ko naman to. Matamis yung ano, medyo napat matamis siya na may hanghang yung patty natin. Yes, kasi number one, chorizo de Cebu, there are two kinds of chorizo de Cebu. Number one is always sweet. Matamis yan. Yes, sweet. Tapos, yung two items is regular at saka spicy. Yes. So, shout out dyan sa mga taga Guadalupe sa Cebu. I know you have one of the best chorizo sa mga makers ng chorizo dyan. Sana makauwi kami at saka matikman natin yan. At ano tayo? Makipaglutoan tayo ng chorizo sa kanila. So mga ka-wonders, one more thing. Yung alam mo yung usual na American burger, may pickles na lalagay. Yung jalapeno or yung cucumber na pickles. Now, this one, ginawa natin very Filipino, nilagyan natin ng atchara. Now, itong atchara na to is napakatagal na nito kasi aged to. So, lalong sumarap nung atcharaan. Courtesy of my mom. At this is the last piece ng atchara na ginamit natin. Yes. Hi ma'am, salamat sa atchara. Ito pa yung 2019 yata. Oh, almost 3 years na. Almost 3 years na pag since kayo pumunta dito. Okay. At saka yung chorizo natin, yung patty, as again, nilagyan natin ng additional 1.5 cup na flour para mag-combine siya kasi dapat may binder siya. So dapat ang flour yun, hindi lang cornstarch, kundi regular na flour. Yes. Hindi namin napakita sa inyo, but basta yung ingredients below, yun na yun, ha? So there you have it, mga ka-wonders. Yan yung ating chorizo burger. Pinoy style. And thank you very much for watching, mga ka-wonders. And thank you very much for your support. We're almost 50,000 na subscribers. At remember, meron tayong sorpresa pag nag-50K tayo. Mm-hmm. Meron tayong limang pipiliin na winners dito sa UAE at lima sa Pilipinas. Alright. Abangan yung surpresa na yan. And we are going to give you more surprises at saka mga gala-gala kasi we are the Wandering Kusina. Because we wander around at salamat kay Kabayan Lalabeth for touring around the UAE with us. There you have it, mga ka-wonders. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, and peace.